Alam nyo ba na mayroong isang klase ng circuit breaker na kapag nagkamali ka sa pag-wiring ay pwedeng maging dahilan ng sunog? Katulad nito. Kaya kung solar DIYers ka, katulad ko, at hindi ko pa alam ito, then panoorin mo ang video. Welcome back na naman sa aking channel. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa sa aking channel, just call me Rodba. At kapag may matutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like at i-share ang video. Okay? Let's go! Nung makabili ako ng ganitong klaseng DC circuit breaker, ay medyo nalilito ako noong una kung papaano ang tamang pag-wiring nito. Kasi kung mapapansin nyo, both side ay merong marking sa polarity, pero hindi magkatapat ang polarity. Sa taas, positive, pero sa baba, negative. Kasi ang pagkakaalam ko, inline lang ang pag-wiring ng isang circuit breaker. Kapag AC circuit breaker, ganito lang ang connection. Power source ang upper side at sa lower side naman ang load side. So, inline lang ang connection. At ganun din sa DC breaker, inline connection pa rin. Pero dapat sundan ang marking sa terminals according sa polarity na positive at negative. Kaya nga sa DC, mas maigi na color-coded ang wire na gagamitin. Ganun pa rin ang connection. Power source sa taas at load side naman sa ibaba. Pero nung makabili ako ng ganitong klaseng DC circuit breaker, ay medyo nalilito na ako kung paano i-connect. Sundan mo ba ang indication sa label or hindi? So dito ako nalilito noong una kong na-encounter ang ganitong klaseng circuit breaker. At nang mag-research ako, nalaman ko na kapag mali ang pag-wiring nito at na-off ito under load or nag-trip ay posibleng maging dahilan ito sa sunog. So ito ngayon ang i-share ko sa inyo ang tamang pag-wiring sa DC circuit breaker na ito. At para maiwasan natin ang ganitong pangyayari. Akala ko talaga nung una, nagkamali yung gumawa nito. Isip ko, made in kasi kaya siguro ganito. Pero, ako pala ang nagkamali na ang akala. By the way, edited lang ang picture ng breaker na ito at wala pong brand na ganyan. Ang gusto ko lang i-emphasize dito ay ang markings sa terminals. Itong position ng positive at ng negative. Kasi nga, hindi magkatapat ang markings sa polarity sa source side at sa load side. Ang pangalan pala ng DC circuit breaker na ito na may marking ng polarity on both side ay dual pole polarized DC circuit breaker. At ito ngayon ang tamang pag-wiring ng breaker na ito. Both side ng circuit breaker na ito ay pwedeng gawing source side at load side. At ang polarity ay magdidepende kung saang side ang ginamit nyo para sa power source. Kung ang ginamit nyo ang upper terminals para kabitan galing sa power source, then sundan nyo ang polarity sa upper terminals at i-disregard ang polarity sa lower terminals tulad ng wiring na ito. At kung tingnan nyo, inline connection pa rin. Kung anong polarity ng wire sa input, ganun din sa output. I-disregard na ang marking sa load side. At kung ang ginamit nyo naman ay ang lower terminals para kabitan sa power source, then ang markings sa upper terminals naman ang i-disregard. Tulad naman sa wiring na ito. So, uulitin ko, inline pa rin ang connection pero ang susundin mo na polarity ay kung saan mo ikinabit ang power source. Gusto ko palang magpasalamat sa lahat ng mga subscribers at sa mga nagbigay ng magagandang comments. Salamat po ng marami sa inyong suporta. Kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa aking mga sunod na videos. So, ganun lang ang tamang pag-wiring ng polarized DC circuit breaker. Panoorin nyo rin ang iba ko pang videos at sa mga sumusuporta sa aking channel, maraming salamat po sa inyo. Please don't forget to subscribe. Salamat and until next time.